racun. Few moments later. Mas, magandang tanghali. Just arrive here at Tagbilaran City para magpa-signal na naman. So kasama ko ngayon dito ka Gemma, si friend Charity at si friend Edwin. Hello Charity. Kamusta ang biyahe? Okay lang, labad ko. Sakit daw sa ulo eh. So dito talaga kami pupunta pag nagpapa-signal kasi ang layo-layo ka Gemma. No? Hi Klong, say hi to my vlog. Nakarating lang po namin ka Gemma's, sumakay po kami dito sa van. So ayan, ano, i-feature natin ngayon yung kalagayan dito sa Tagbilaran City. Yun po ang i-vlog natin ngayong araw. So, stay tuned ka Gemma's and keep on watching. So dito na po kami sa terminal. So ayan, kaya ang dami pong sasakyan. So antayin daw muna namin yung dalawa pa namin kasamahan na si Yads Mayang at si Andy. So, pasok muna tayo dito sa terminal. So, ganito po sitwasyon dito, kagaya lang din po sa Ubay Bohol na nag-charge sa mga merong generator. So, ayan, may bayad po. Kadalasang bayad pag nag-charge ng gadget ay 30 pesos hanggang 40 pesos. So, marami din pasahero dito ang tumatambay. At nag-aantay kasi pilahan po at agawan po sa sakayan ng papunta sa mga kanilang mga lugar. So kung ibabase natin tong sitwasyon sa Tagbilaran at sa Ubay Kajemas ay kagaya, parehas lang din. Kaso ang maganda dito sa Tagbilaran ay dito pwedeng mag-claim ng mga pera at ano, malakas yung signal. May signal pala. So sa amin kasi walang signal, kahit isang guhit man lang, wala talagang signal. Mag-charge? Abot tayo ka lang yan. Ay, yan ang naibilin din eh. Basig sa mall na aso, kilid, no? Ato lang sa ICM, makata. Ta? Or maka-CR na po ito, eh. Later. So, dito kami ngayon ka Gemma sa karinderya kasi time check 12 noon na po. So, kakain na muna kami ng tanghalian bago kami mag-ikot-ikot dito sa Tagbilaran at makapag-upload na rin ng video. So, ganun kayaman si Naplong. Mamahaling ulam bibili niya ito. Hindi sa akin, uy. Boto. Ah, hindi pala sa'yo yan. Nakala ko sa'yo. Sunggom. Init pag sunggom na eh. Galit man, tag-netch. Kain po tayo ka, Gemma's. Ikaw ang binayong. Ayan po.
A few moments later. Saint Kitjemas, kakatapos lang po namin magtanghalian. So, dito sana kami sa Island City Mall, Tatambay. At magiging church long, kaso ang dami pong tao. So, napagpasyahan po namin na doon na lang daw kami sa center ng Tagbilaran, which is doon sa City Square. Malapit lang din sa Alturas at saka sa Altacita. Malapit lang din sa simbahan at sa plaza. Na tinambayan namin dati ni Manay June at ni Plong Plong. So, sakay muna kami ng pampasaherong. Nahams. Ako ipito ko ni Moplong. Araw na 20-20 lang dahil. Tara. So dito lang kami sa tricycle, sasakay ka Jermas. Kaya natin ito nga. Ay, hindi sa kaitay. Budget May mga magtataplong. Yan ka Jemas, kakarating lang po namin dito sa Alturas, Tagbilaran. So lumipat kami dito ka Jemas kasi doon sa ICM ay ang dami pong tao. So dito na kami papasok at dito na din magcha-charge. Kasi nung huli ay dito kami tumambay nila Sister Lolita eh. Yan, nilipoy dado na. Yan, ganito din po sa sitwasyon sa Ubay, Kajamas. Dami pong tao. So, ang naka-advantage nga lang po dito ay meron silang signal. At merong mga transaction sa mga pakuhaan ng pera. Later. So, kanina, Kajamas, ay nasa taas kami ng Alturas Tagbilaran branch. Nasa third floor at fourth floor kami. So, nag-CR lang po kami. Wala pa, offline po lahat ng doon. Kuhaan ng pera, sabi ni Plong at ni Charity, kukuha sana sila ng pera. So, lipat na lang daw kami sa City Square. Tapos, mag-upload na rin ako ng video habang silang dalawa ay mag-claim doon sa kuhaan. So, lipat muna kami. Nakaday? Sandito na kami sa sentro ng
sa Tagbilaran Gadyama, sa yan ay yan po yung simbahan at plaza. So nandito kami sa Imlilier, pipila sana kami kaso ang dami po talagang tao. So magkiklaim din kasi ako sa pinadala ni Tita Bonji na para kay Madeline at Madison, 2,000 plus, so para sa kanila po yun. Yan, ito si Plong, so siguro bukas na kami pipila dito ng maaga kasi grabe ang daming tao. Abutan kami ng cut-off nito eh, alauna na po kasi mahigit. So si Friend Charity ay nandun sa harap sa Cebuana Lulier, doon siya kukuha, sana makakuha siya kasi ano, maiksi lang po yung pila doon. Tsaka local lang din ang kukuha, yun yung kukunin niyang pera. So kami ni Plong International kasi sa amin. Sa akin yung 2,000 ni Tita Bonji na pinasuyo niya sa akin para ibigay ko kay Madeline at kay Madison. So si Plong meron din siya kukunin dito. Pero ayan, ang dami nga pong pila, taas po na haba na po ng pila. So bukas na siguro kami pipila dito ng maaga. Long. Ang ganda mo, friend. Haba ng pila, hindi kami pwede kasi mag-cut off na hapon na kasi. So bukas na lang kami pipila. Hanap pa kami na matutulugan dito. Meron sa nang Cebuana dito sa harap Gadyamas, kaso wala po silang international, local lang po ang may pwedeng maklaim sa branch nila. So doon din kami kanina sa LBC, nag-offline din po, so ganun po kami kamalas pumunta ngayon. So bukas na lang po siguro maaga kami ang pipila para makauwi din kami kaagad bukas. Dito na muna ang vlog natin Gadyamas. Inaantay kasi namin na kaibigan namin si Charity na pumila dun sa Cebuana dahil local po yung itiklaim niyang pera. So sa susunod na vlog naman Gadyamas, abangan ang part 2 nitong vlog at ang sitwasyon namin dito sa Tagbilaran City Bohol. So thank you for watching Gadyamas. Ingat tayo palagi at panoorin ang part 2. Bye bye. Bye sa Plong. Bye bye.